Ayan, kumusta na ang pagiging counselor? Okay naman. Learning, it's a continuous learning. Siyempre, bilang hindi naman tayo talaga into public service before, lagi tayong nag-aaral at naghahanap tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong sa mga nasasakupan natin sa atin. Masaya naman. Masaya ako na nagtatrabaho. Masaya ako yung sa mga katrabaho ko. Masaya rin ako na may mga tao ako natutulong. Alam mo, anong pakiramdam na hanggang ngayon yung mga Viva Hot Babes? Hindi pa rin nakakalimutan. At ngayon na nauuso na naman yung pagpapasexy sa Viva Max, na ikaw compare pa rin kayo sa kanila. Actually, alam mo, maraming mga nagme-message sa amin na kasi syempre kami yung mga original Viva Babies talagang when it comes to sexy films, Viva Hot Babes, diba? Pero grabe ang mga baguhang sexy stars mo. Nawiwindang ako sa kanila. Para talagang super duper palaban sila. And I wish them good luck and I wish them success. Sana maging successful din sila katulad ng mga narating ng Hot Babes. Kasi talaga yung Hot Babes, not specifically me, pero yung Hot Babes nakilala sa buong mundo, actually. And yung mga, kahit yung kanta ng Viva Hot Babes, diba? Alam mo naman, mga bata, matanda. Hanggang ngayon sa TikTok, diba? TikTok, yes. Tsaka pati sa mga kampanya, ginagamit siya. So talagang malayo po yung narating ng Viva Hot Babes. And I hope yung mga bago natin mga sexy stars, marating din yun nila yung mga narating ng Hot Babes. Isa ka na sa, marami naman kayong active pa rin sa Viva Hot Babes hanggang ngayon, diba? Siguro man nabalitaan mo na yung kay Andrea, di ba? Yes, oh my gosh, hindi ako nakapunta ng premiere niya, pero napanood ko yung mga eksena. Kasi nagkaroon kami nung Christmas, nagkita-kita kami. I think it was Christmas or after Christmas yata. Na inaano nila yung editing ng movie. Grabe! Galing ni Andrea. Pero ikaw, tatanggap ka rin ba ng gano'n? Ng kaseksihan ng gano'n? Siyempre, hindi na pwede. Kasi nga, counselor na. Hindi na bagay sa pagiging public servant yung mga gano'n. Pero I have to give it up for her. Pilip ako sa kanya. Ang galing niya. Andrea Del Rosario is Andrea Del Rosario. Pagdating sa artihan, talaga naman isa yan sa mga Lupe. Alam mo yon, yung mga pelikula niya na talaga naman inabangan ko din dati. So I'm looking forward to watching her movie kasi hindi ko pa siya napapanood at alam ko papanoorin ko yan. So ibig sabihin, yung pagiging counselor mo rin, para nag-iingat ka rin sa pag-accept ng mga projects. Siyempre, kailangan. Actually, it's isa yung mga sa binago sa akin o yung mga binabash sa akin nung tumatakbo ako during my first term and my second term na sex story lang daw ako, na kubanera ako, yung mga ganun ba, tumatakbo ako. Pero you know, I have to show them na hindi lang yun yung ako, trabaho ko yun dati. Pero now that I'm, you know, ito na yung mundo na pinasukan ko. Yun. So, syempre, para huwag na natin ibalik sa kanila yung mga image na gano'n. Change image tayo. Yes, successful lang iyong ang iyong posisyon as counselor, yung family naman. Happy, sobrang happy. Si Jericho, focus siya ngayon sa negosyo niya. He builds and sell houses. Meron siya dalawang company. Meron siya mga low-cost housing and then high-end houses. Yun yung focus niya ngayon. Tapos si Hubert, second year college. So, salasal na siya. Doon siya nakatira. Umuwi siya ng Friday. Sunday, kumabalik siya sa Manila. So, happy naman. Kumusta naman kayong dalawa? Mas okay na ngayon? Oo naman. Ano kami? Balitaan ko nga. Oo, love you. We are one happy family. Sobrang nakakamiss kasi dalawa lang kami ni Jericho sa bahay. Wala si Ingbert. Minsan may mga panahon makikita mo si Jericho nandun siya sa kwarto ni Ingbert pagdating ng umaga kasi miss na miss na niya si Ingbert. So, mahirap pala pag kasama mo lagi tapos biglang umalis. Talagang pwede ko magka-baby, Gusto ko na nga. Baka ko na. Pwede pa yan. May plano. May plano. Oo, we're trying. So, hindi ko pinibigay ni Lord. Siguro sabi ni Lord, marami pa akong kailangan gawin as a counselor and as an actress kasi nga gusto ko talagang bumalik sa first love. Alam mo naman, first love ko yung acting talaga. Performing, acting. So, baka ito na yung chance. Tapos na Papa Mascot, makabalik na ako ulit sa pag-a-acting. Ayun, invite mo sa kanila sila sa Papa Mascot. Yes, I'm inviting everyone. Abangan mo natin dahil kahit ako excited ako issue dito sa Papa Mascot. It's actually my comeback film, kumbaga, dahil ngayon lang ako ulit gagawa ng pelikula. So, abangan po natin. Napakaganda ng story. Nabasa ko yung script. Grabe. Pang award-winning talaga yung pyesa nila. Magaling si Ken Chan. Magaling yung director. Magaling yung mga artista kasama ni Ken Chan. Magaling ka. Yes. Abangan po natin yan. At syempre, abangan din po natin yung YD International. Talaga naman, itong company na to, they're new, but they're very aggressive. And
they always like to innovate. So, abangan po natin. Thank you.